Retirement home ba ang hinahanap mo? Meron tayo niyan dito sa Sabela Village, located at Barangay Panongyanan, General Trias, Cavite. Ito po yung ating model, nakalista. Single attached po ito, complete finish upon turnover, may napakalaking lot area na 100 square meter, 4 bedrooms, 2 toilet and bath, at napakalaki ng space para sa parking ng kotse mo. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. My name is Justin Spellenbergo and welcome to another home tour. Today, sobrang excited ako ipakita sa inyo itong kalista model dito sa Sabela Village. So, few units na lang po ito ang natitira dito sa ating model na kalista model na may lot area na 100 square meter nga at ang floor area niya po ay 481 square meter. So, malaki po itong bahay na to. Single attached po siya. Pero bago natin start ang tour natin, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. So start na natin yung tour dito sa Kalista Model. So dito nga po ang ating Kalista Model na may lot area na 100 square meter. Nasabi ko nga po kanina. Tapos mapapansin nyo po, ang laki po ng space natin or pinaka frontage ng ating lote dito sa Kalista Model. So malaki po yung size. So ito po yung pinaka garden space mo. Yeah, so laki po ng garden space mo. So hanggang dito po siya sa may sibentadong part. Diretso po doon. So, pansin nyo naman natin yung facade natin dito sa Kalista Model. So, mapapansin nyo, napakaganda yung color combination na ginamit nila dito. Napaka-modern. At, syempre, yung kulay niya, diba? Tapos, meron pa tayong wall, stone accent dito sa side. Tapos, mapapansin nyo yung mga bakal na yan. So, yan. Pwede mong dyan ilagay yung split type na aircon mo at ang window type aircon. So, nakatago yung pinaka-aircon mo, diba? Ang ganda niya. Ang ganda ng pagkagawa nila. So, dito naman tayo sa ating parking space. Sa parking space natin, napakalaki po ng space natin. Napansin nyo po, kasyang-kasya dito ang isang SUV, mapaban man yan, pwedeng-pwede yan. So dito, syempre sa future expansion ng bahay mo or future home improvement mo, syempre pwede natin palagyan na lang dito ng bubong yan. Yan, so pwede mong gawing garden nga or pwedeng lagyan ng sofa sa area na yan, pa-close mo. Palagyan natin ng magandang gate, diba? Napakaganda dito. So, kung ikaw yung isa sa mga tao na gusto yung klimang Tagaytay, perfect tong location na to. Kasi nga, napakalapit na natin sa Amadeo. So, more or less 20 to 25 minutes or 30 minutes nasa Tagaytay ka na. So, yan. Mapansin nyo na ba mahangin dito sa area na to. So, punta naman tayo dito. Bago tayo pumasok sa loob, pakita ko naman sa inyo itong pinaka-side area na to. So, yan. May malaking space pa tayo dito sa area na to. Hanggang dito po yung pinaka-lot nyo. So, this is 100 square meter nga po. Malaki pa po ang space natin, especially dito sa likuran. So, ito yung likuran na bahagi ng bahay. Yan, napansin nyo, maluwag pa siya, di ba? Yung property mo, hanggang dito pa po siya. Yan, hanggang dito pa po yung property mo. So, pwede kang maglagay na storage space or pwede pang isang kwarto dito. Kunyari, sa Ayaya or sa ating kasambahay, pwede tayong maglagay dito ng kwarto niya. Tapos, ito nga, nandito nga yung laundry space natin na meron na nga po tayong sink dito na naka-tiles na siya. Tapos, may mga naka-ready na rin ng mga saksakan para sa washing machine mo. So, tuloy na tayo sa loob. Napakaganda na itong property na to dito sa General Trias. Ang kagandahan din dito, syempre, General Trias yan. So, ang ganda talaga ng mga kalsada nila dito. Lahat well-lit. Tapos, syempre, bago tayo pumasok, papakita ko sa inyo itong napakalapad na pintuan. Solid po itong nakahoy. Yan. Tapos, ang haba niya, gawa na po siya sa bakal. So, iwas po tayo sa mga anay. So, ito, treated na rin po itong pintuan na to. So, tuloy po tayo dito sa loob. Welcome po dito sa ating interior sa Kalista. So, ito po, napansin nyo, complete finish po siya upon turnover. So, ang tatanggalin na lang natin dito upon turnover, syempre, wala po itong mga furniture tsaka itong wallpaper na to. White po lahat yan. Yan, ito na po yung actual natin dito sa Kalista. Diba, ang ganda? Ang ganda, sa entrance mo pa lang, entrada pa lang ng bahay, maganda na, maluwag ang living space natin. Dito naman tayo sa pinaka-dining space, diba? Ang laki ng space natin for the dining.
kahit ito, meron tayo 6-seater dito na lamesa, maluwag pa rin yung space niya. So napansin na rin po yung mga bentana natin. Aluminum sliding windows po siya. At ang maganda, meron na po tayong grills dito sa loob. Yan. Sa lahat ng bintana natin dito sa ground floor, meron po tayong grills na po. Sa second floor, wala po. So dito po, meron na tayo. Tapos yung kitchen natin. Yan. Pansin na natin yung kitchen. Sa kitchen natin, countertop natin is naka-tiles na. Meron tayong base cabinet sa baba. At ang ganda po ng kanilang sink dito. Napakalalim po ng stainless steel sink nila at maganda rin ng faucet. So perfect to, pwede mo lagay lutuan mo dito sa area na to. Syempre pwede mo lagyan na lang ng mga overhead cabinet dito, diba? Sa area na to, that's perfect yung location ng ating refrigerator. Yan. So dito naman tayo sa ating toilet and bath. So toilet and bath natin, so ito yung common toilet and bath natin dito sa ground floor. Yan. Naka-tiles na po siya, pan-turnover, painted na yung walls natin at ang ganda ng ating accessories. Yung toilet with water closet natin, wall hang laboratory at malaki pa yung space mo sa shower area. Pwede mo pa-close na lang dito, di ba? Tapos yung pintuan natin dito, yan, PVC na siya. As well as the hamba. So, dito naman tayo. Siyempre, four bedrooms po ito. Meron tayong bedroom dito sa baba. So, okay na okay, di ba? Sa mga elderlies natin, sa mga pang may kasama tayong senior citizen, perfect tong bedroom na to dito sa baba. So, hindi nyo na kailangan umakyat. At maganda or ample yung space natin para sa bedroom na to. At ito nga, meron siyang bintana na nakaharap dun sa unahan. At syempre, meron na rin siyang grills. Yung pinaka-partition niya dito is Hardiflex or fiber cement board. At ang pintuan naman natin, yan, ganda ng pintuan natin, may style siya na flash door na gawa sa kahoy. So, dito naman tayo, syempre, sa pinakamagandang part ng bahay na to, yung staircase natin. Ang ganda ng staircase dito sa Calista model. So, pwede mo pa itong pagandahin. Depende sa style na gusto mong mangyari, di ba? So, ano siya? Yung parang U-shape siya pataas. Ang lalapad ng mga step natin. No? Size 8 ako, pero malapad pa rin siya. Tapos, yung lapad ng mismong staircase natin maganda kahit may kasalubungan ka. Saka pansinin natin, di ba? Ang taas din ng ceiling natin dito sa Calista model. So, ang height ko po is 5'8". So, yeah, maluwag pa rin po siya. Tapos, yung staircase nga natin dito, pinaka-frame niya, gawa siya sa bakal. At ang construction ng bahay na to is conventional or yung hollow blocks po siya ng mga parang jack-built na hollow blocks. Tapos, syempre, may mga poste at buhos yan. So, akyat na tayo sa taas. So, moving here dito sa ating staircase. Diba napansin niyo ang ganda ng staircase niya? Napakaing grande. Especially, kung lalagyan mo to ng mga design. So, pwede mong lagyan syempre ng magandang chandelier yan. Isa pang magandang idea is, pwede mong punuin ng maraming salamin tong area na to para syempre, mas maluwag siyang tignan. Diba? Ang ganda. Ang daming possibility ng design na pwede mong gawin dito. So, ito nga po, yung ating pinaka-second floor. Ang flooring po natin dito is vinyl tiles po siya. So, unahin na po natin yung common toilet and bath. So, dito sa common toilet and bath natin, napakalaki ng common toilet and bath natin dito sa second floor. So, ito nga po yung shower area niya. Malapad po siya. Laki po ng shower area natin. No? Almost two-step talaga dito. Tapos, naka-tiles na nga po tayo ng ceramic, may shower head. Ang ating mga accessories na ginamit na napakaganda. Toilet with water closet natin as well as the lavatory. Malaki pa po yung space. May onting space ka pa nga dito. Yan, dito sa side na to, pwedeng mong lagyan ng cabinet dito sa size na to or mga toiletries mo. Yan, pwede natin lagyan dito sa side na to. So, punta tayo doon sa isa sa mga bedroom natin dito sa Calista second floor. So, ito po yung pinakalikod na bahagi na bedroom dito sa second floor. Napansin nyo, di ba? Aluwag ng space natin, perfect kay ate at meron tayong dalawang bintana. Ito yung nakaharap sa likod at ito yung nakaharap sa gilid. So, aluminum sliding windows po yan. Tapos, wala nga po siyang grills na nasa second floor naman tayo. Tapos, yung napansin nyo, maluwag yung space natin. Kasyang-kasya itong isang single frame na bed. Tapos, maluwag yung space natin dito sa area nito. Pwedeng office space, vanity area, at ang cabinet. So, ang ganda rin ng sa ang ating ceiling dito, di ba? Ang taas ng ceiling natin dito. Tapos, syempre, may ceiling na nga tayo. Insulated na rin yan as well. At diba, syempre, diba, klimang Tagaytay dito. Lalamigin ka dito araw-araw. So, ang ganda ng space niya. Ang height po is 5'8 po. So, papansin nyo na po, ma-visualize nyo na yung size niya. So, doon naman tayo sa ating second bedroom. Or sa pinaka-pangatlong bedroom natin. Ito po yung nasa unahan na part
na bedroom or nakaharap sa pinaka-facade ng ating bedroom. Napansin nyo, mas malaki tong space na to or mas malami yung pwede mong gawin sa space na to. At nga, yung nga pala, yung lahat ng rooms natin dito ay may butas na para sa window type aircon. At meron rin siyang mga outlet as well. So lahat po yan. Ayan po. So doon na po tayo sa ating master bedroom. So ito na po yung pinaka-master bedroom natin. Na napansin nyo, diba, ang luwag niya. Napakalaki ng ating master bedroom dito sa Calista model. Napaka-spacious niya. Meron tayong dito na queen size bed. Napakalaki niya po. Kabilaan, may space ka. Ito itong mapapansin nyo yung pinaka-bintana natin sa sa unahan, sa facade. Napakalaki niya po. So, napaka-liwanag ng iyong room. So, punta naman tayo dun sa part na gusto mong malaman. Magkano po ba ang Calista model na to, sir? At ano ba yung mga requirements na kailangan ko? So tara, punta tayo sa baba. Pakita ko sa inyo. Yun na po, punta na po tayo dun sa part na gusto mong malaman. Magkano po ba itong ating Calista model? So, ang sasabihin ko na lang price po is yung ating 100 square meter na inner unit. So, almost ang available na lang po dito is mga inner units na lang po. So, i-flash ko na lang po yung pinaka-price niya. Dito po, yan. Yan na po yung pinaka-price niya dito sa atin. So, ang sasabihin ko na lang po yung pinaka-bank financing natin for the Calista model. So, ang bank financing po natin, ang total contract price po natin is 5,437,250 pesos. At ang ating down payment, that is 20% down payment po, that is 1,087,450 po. Tapos ang reservation po natin dito is 50,000. So lilas natin yun, nasa 1,037,450 pesos na lang po yung pinaka balance natin sa down payment. So payable po to ng 9 months or 12 months. So depende po to sa mapipili nyo. May mga available po tayo dito, mga ready for occupancy, ongoing construction, at yung mga lupa pa lang po o yung gagawin pa lang po yung bahay. So depende po, magre-range kung ano yung monthly down payment. So ang pinakamahaba na lang po yung sasabihin po, yung 12 months to pay po, that is 86,454 pesos po. So ito po, flash ko naman dito. So nandyan po yung 9 months tsaka yung 12 months natin. As well as the pag-ibig financing. So nandyan na rin po yan, naka-flash na rin po yung pag-ibig financing. So loanable po natin dito is 4,349,000 po at 800 pesos. So ito na po yung ating ilo-loan sa banko. So sa maximum po natin, yung 20 years to pay, that is 35,042 pesos monthly amortization po. At ang required income po natin for the bank financing is 116,806 pesos. So yan po yung ating required income for the bank financing. Sa pag-ibig financing naman po, ang net disposable income natin na requirement is 64,205 pesos. So paki-screenshot na lang po ng ating price dito para meron po kayong kopya po. So yan po yung ating price dito. So kung gusto naman po malaman yung mga requirements natin, kung ano po yung kailangan nyo para ma-build tong bahay na to, kindly message us on our Facebook page. So click nyo lang po yung pinakaunang link dyan sa description sa baba. Didiretso na po yan sa aming messenger po. So pwede nyo na kong PM, Sir Justin, ano po ba yung requirements for the OFW or for the locally employed po. So send ko po sa'yo lahat ng details na yan dito sa ating Sabela Village. So dito po magtatapos yung tour natin. I hope na gusto mo itong ating house tour dito sa Sabela, Calista model. Kung nagustuhan mo to, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching, and see you on the next one.